yung isa namang pag-uusapan ito gusto ko natin, to, I like oo, yung sinasabing erectile dysfunction. Ano bang erectile dysfunction? Ito po ay sa definition kasi is patuloy na kawalan ng kakayahan upang makamit natin ang sapat na pagtayo o pagtigas ng ari ng isang individual para sa isang kaaya-ayang pagtatalik. So what does it mean? Sustain difficulty of erection ng isang kalalakihan. Parang nahihirapan na mag-perform kumbaga. Yes, oo. Ito po ay nangyayari pag 50 pataas for some individuals, okay, especially yung mga organic. Meron tayo sinasabi, Erica, yung organic type. Yung organic type kasi ito yung mga may kaakibat na may diabetes ka, may heart problem, mataas ang cholesterol mo, meron kang mga sa utak natin, mga Parkinson's, mga seizure, mga trauma, mga post-stroke, pwede yan, no? Lalo na pag nagkakaedad ka na. Then, ano ba ang mekanismo lagi nating dapat tandaan pag meron kang magandang ereksyon, no? May tanong ako, Joseph. Curious lang ako. Masasabi mo bang erectile dysfunction ito kapag masasabi nung lalaki na nagawa niya na yung lahat pero hindi niya pa rin mapatayo? Ganun ba yon? Na parang yes, nag-exert na siya ng lahat ng effort sila ng partner niya pero it's still not working. Parang ganun ba to? Oo, kasi meron tayong mga measurable na mga device kagaya ng ating sinabi kanina, yung IPPS ng BPH. Meron din tayong International Index Erection Score or Function Scoring ng isang ari ng isang kalalakihan, no? So we measure, we score, we grade, titingnan natin. Tapos titingnan natin rin, Erica, kung may mga comorbidity siya. Mm-hmm. Kadalasan kasi pag may mga comorbidity, like number one kasi yung diabetes, tapos yung mga may mataas ang dugo, no? High blood pressure na on maintenance. Kasi you have to remember, kagaya sinabi ko, ang mekanismo po ng ereksyon is napupuno ang ating dugo doon sa mga ugat natin doon sa ari. That's number one. And alam mo naman, ang ari ng isang kalalakihan o yung the male genitalia has meron siyang kalamnan o yung muscle na sinasabi. So kailangan yung action ng relaxation at pagpuno ng dugo ay kailangan maganda at maintain at stable, no? Kung hindi natin na-achieve ito, Erica, we will not have maintain constant erected state. Mm-mm. No, ibig sabihin pag nagtatalik ang mag-asawa, kailangan mula na maipasok ng isang kalalakihan yung kanyang male genitalia sa introitus ng babae, kailangan ma-achieve niya yung erection hanggang pagtapos, 'di ba? Hindi pwedeng pag nasa introitus ka na tapos siya magiging flaccid, no? Mm-hmm. Ibig sabihin hindi siya magiging erect. So hindi siya hindi natin ma-achieve yung gusto natin. Oo, meron akong kaibigan nag-text, nagtatanong siya gaano daw baka common dito sa Pilipinas itong pinatawag natin na erectile dysfunction kumpara sa ibang bansa. Mas common ba siya dito sa atin? No, we have hindi ko naman masasabi kasi yung numbers ng statistic do. But we have a few na nakikita natin, lalo na pag yung mga 50 or 60 pataas, no, that come in to have themselves checked, lalo na sa ating klinika. Ito, Erica, kadalasan may kasamang mga comorbidity. So ibig sabihin comorbidity, may diabetes, may sakit sa puso, lalagyan ng pacemaker, mataas ang yung blood pressure, no, yung hypertensive, no, may mga secondary or primary stroke. So yun ang mga natin. So yan ang dapat nating tuunan ng pansin, no. So parang, is there a way to give medication? Yeah, we give medication, pero kailangan lagi natin sinasabi, pag-ingatan natin, kasi ang nitrates na tinetake ng isang individual ay lalo na sa erectile dysfunction medication ay hindi pwede. So kailangan magpapa-cardiac clearance ka. Hindi pwedeng basta-basta na lang umiinom ng gamot.